Mahiwagang sikor ni Carl Tamayo trending ngayon online kontra sa import ng Taipei. At rin sa bandoy pinamukha sa PBA kung gaano kataas ang development sa mga malalaro ng KBL ng Korea. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. Pero bago yan, sa March 6, 2023 ay magkakasubukan ng team ng LA Clippers at Memphis Grizzlies. Masusubukan ang kupunan ni Ja Morant ang iba yung lakas ng Big 3 ng Clippers with Westbrook, Kawhi at Paul George. At kung gusto nyong magkapera habang nanonood ng laban, ay tumaya na sa 1xBet. Ang 1xBet ay merong highest odds. Mag-register gamit ang aking promo code na HOOPS23 para makakuha ka ng bonus ng up to 7,000 pesos sa inyong first deposit. I-click lang ang link sa ating pinned comment. Tumaya at manalo sa 1xBet. Kagabi ay tuluyan na nga nalaglag sa tournament ng EASL ang dalawa nating top team sa PBA na TNT Tropang Giga at San Miguel Beermen. Nakadalawang talo na kasi mga ito sa tournament. Kung saan ay masakit pa nga sa mga talong ito ay puro high margin of points. Dito kasi nasusukat kung gaano nga baka husay ang bawat kupunan sa bawat pro league ng ating mga kapitbahay na bansa. Pero since ito nga ang nangyari sa dalawa nating top PBA teams ay talagang nakakahiya ito para sa PBA mismo. Pero ayon naman sa ibang mga reports ay hindi daw ginawang seryoso ng TNT at SMB ang tournament na ito. Problema, sino naman kaya ang maniniwala sa rason na yon? Alam naman natin sa sports, especially sa basketball, na kapag talo ay talo, hindi ba? Anyway, kagabi ay tila ipinamukha ng isa sa ating mga young overseas player kung gaano kaganda at gaano kaangat ang sistema ng basketball sa Korea kung ikukumpara dito sa ating pro league nang talunin at tambakan ng mga ito ang SMB. Pinakitaan kasi ng ating mismong kababayan sa KBL na si Renza Bando ang Beermen kung gaano nakalayo ang narating ng kanyang talento sa maikling panahon pa lamang sa liga ng mga Koreano. Nagtala si Abando ng 22 points over 142-87 win kontra dito sa San Miguel. Isang napakaganda at dominanting performance mula dito kay Renz para sa laban na ito. In and out ay kayang-kayang pumuntos ni Kabayan over SMB players. Samantala, nagpasiklab ng isang simple ngunit magulang na estratehiya ang isa pa nating young player sa Japan na si Carl Tamayo kontra sa Taipei team na Fubon Braves. Matapos ang high level performance review kontra sa SMB ay tila dito ay na-showcase na sa wakas ni Carl ang kanyang talento. Though hindi parang lahat ay naipamalas nito, ay makikita na ang husay nito sa opensa at depensa kontra sa mga opponent. Nagtala si Carl ng 13 puntos sa laban na ito. Kasama na dyan ang kanyang dalawang rebound at isang block. Naging epektibo si Carl Tamayo sa opensa sa loob mano sa labas. Tila unti-unti na rin itong ipinapasok sa main play ng Kings sa game na ito. Hindi nga pinahiya ni Carl ang Golden Kings nang pakitaan ng malakas ang gulangan sa ilalim ang isang import ng Taipei. Nag-trending ngayon online ang moves na ito ni Carl na tila may pabaon pang siko sa import na ito ng Fubon Braves. Wala lang ang nagawang international import na ito kundi sumenyas na lamang sa referee. Nabantayan ang mga pasimpleng siko ng batang ito sa akin. Maraming nagsasabi na mas upgraded RDO ang kakayahan ni Carl at in the near future ay magiging mabigat na malalaro ito ng ating national team na Gilas Pilipinas.